Hello, good morning, agri-farmers. Welcome back nga po sa ating maliit na channel, Sarge TV. So, thank you Lord. May ulan na rin. Binigyan na tayo. So, ito na tayo sa bagong area. Ang partner ko, si UK. Duwa pa po yung YouTube channel mo doon? Wala pa man ito na. So, sa mga makatulong ito, agri-farmers, itong kasama ko sa inyo sa fish keeping, kasi tagal-tagal din siya doon sa experience na yon na wala sa atin. So ang ginawa natin ay nagpunla tayo direct lang ang talong natin, so traditional way lang muna tayo kasi matagal yung baging-baging at saka seedling tree magastos. So alam nyo naman na mga pubring mag-uuma pa sa Bisaya sa amin. So dito tayo sa pinakamas mababa yung inputs. Ay. So dalawang bed to mga agri-farmer. So yun yung kabila. Preparasyon yan sa ating ceiling, panigang. Ah, ito lang muna tayo. Kasi doon sa kabila, yung nakita nyo yung previous vlog natin na ito lang yung ginamit natin sa ating atsal. So ganito dito. Okay lang. Panigang naman yan. Hindi kailangan ng pangpamalakihan. So, ginawa ng partner natin ay nag-broadcast ng buto ng ito, itong nakikita nyo mga blue-blue, mga kunti. Talong yan. Kaya binobroadcast lang pagkatapos lagyan ng takip. So, ang ginawa namin dito, agri-farmers, pagkatapos ng binugkal, sinularize namin ng dalawang araw. Katapos, kanina naglagay kami ng basal na 4600 para sa pang-preparasyon niya sa pagtubo ng ating talong. So may rin organic to. Kombinasyon to ng organic at saka inorganic. So dumi ng baka doon sa kabila, yun, ipot ng manok, pero dito wala tayong ipot ng manok. Dumi ng baka. Gididiri na kuan wa do. Mukuan gid siya. Good morning. Bisita tayo ngayon sa seedling. Ito yung seedling, wala pang wala pang tumubo. May tumubo ito, damo. Yan. So ginawa namin ganun pa rin. Insecticide para hindi hahakutin yung ating buto. Dito banda yung talong at doon yung siling panigang. Practical tips tayo, agri-farmers. Ang sa dito sa ating traditional na paraan, ganun pa rin. Kailangan naka basal ka ng commercial at saka organic na fertilizer. Yun, binabasal at saka yung 100% pa rin yung soil namin dito, Nag-add lang kami ng konting manure. Ay, nako. Hindi kagaya nung dati, nag-add tayo ng uling dito, condition itong lupa na to kasi parang may uling na rin. So, yun, practical tips, dapat secure yung ating lupa, yung soil medium. I-check nyo kung pwede, ipa-check nyo yung pH, pero wala tayo nun. Sa amin, chansa-chansa lang to. Parang kondisyon naman ang tingin namin sa lupa na aming pinupunlaan. So yun, kailangan walang gumagapang na mga na insekto. So maintain every 3 to 4 days, pwede ka mag-spray nang kaunti lang. Paamoy lang ba? Oh, ito yung gamit natin. So, sa previous, dalawa yun. May brudan tayo noong previous. Kasi may mga maraming gumagapang na mga insekto. Meron ding mga langgam. So, ngayon, hindi na tayo nagbrudan.
Yan lang, karbamit lang yung gamit natin. At saka mga 15% lang. So, update ko lang kayo sa seedling na ito. Ay, magandang umaga mga agri-farmers. Oh, ito na yung update sa seedling. May kutilid daw na. Yun. Hindi lahat tumubo. Maraming mortality kasi binisita ito ng aso. Hanggang doon. So, yun na yung mga seedling sa ating Calixto. Ang variety nga pala ay Calixto F1 ng Iswes. Iswes, shout out. Ito yung ating Carolina Reaper, bilhin mo, adidin. Siling panigang. Wala pala kaming Carolina Reaper mga agri-farmers. Oh, ato. Ito yung siling panigang. So ito yung bago, ito yung siling haba. Yung ginagawang dynamite. So sa nakita nyo may nilagyan na namin ng atip dito kasi para safety sa ating talong. So may iba. Ah, ano pa oh? Yung mga maliliit kasi sibol pa lang. Ah, meron ding mga nauna. 'Yon. Ito ganito din sa sili. So mamayang hapon na siguro kinaumagahan na to lalagyan ng atip. 'Yon. Ito tayo banda. 'Yon. Marami 'yan. So, yun lang muna ang update natin sa araw na to. So, abang-abangan yung agri-farmers. So, meron siyang transfer dito na siling labuyo. Labuyo, andang no? Ayan, siling labuyo. Dito lang sa gilid. Sana maging okay.